Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 29, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin nahabagat ang weather system na umiiral po dito sa ating bansa lalo na po sa kanlurang bahagi na patuloy pa rin na hinahatak ng bagyong Shanshan na nananatili po yan sa may southern part ng Japan habang sa silangan ng Mindanao mula po sa mga kumpol ng kaulapan na nandito ay mayroon pong namumuo na shallow LPA pero hindi naman po ito nakitaan na lalakas bilang bagyo ngunit posibleng magpapaulan yan sa ilang bahagi ng Mindanao lalo na po ngayong weekend. At sa atin pong long range forecast ay consistent pa rin naman na walang bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan for the next 5 to 7 days pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na may mga mabuo na banta ng sama ng panahon sa susunod na mga araw sa silangan ng ating bansa. At ang development po ng mga yan ang ating babantayan kung matutuloy po o hindi. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Pandan sa may Aklan, southern part ng Negros, Bohol, Tacloban, Samar Provinces, lalo na po sa Norte, Caraga, Davao Oriental, Cotabato, Sarangani, Misamis Provinces, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Sarangani at Tawi-Tawi. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rains sa silangan ng Cagayan, Babuyan Islands, ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Palawan, Catarman, Caraga, Davao Oriental, Malabay sa Maylanao del Sur, Pagadian, Liloy at Sulu Archipelago. At mamayang hapon, mas maraming lugar na ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated light to heavy rain sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin din naman pong mga baybayin, dahil po sa habagat ay maalon po dyan sa kanlurang baybayin ng Palawan na ang mga alon ay posible po na aabot hanggang po sa 3 to 4.5 meters high. Kaiwasan muna natin ang papalaot lalo na po dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito at ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.